Matapos ang halos 10 taon, hinatula ng guilty sa ilang kaso ang kampo nina Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa laban sa aktor na si Vong Navarro. Bagaman wala pang pahayag sa desisyon, ikinatuwa naman ito ng kampo ng aktor, si Luis Erispe sa sentro ng balita. Matapos ang halos 10 taon na malatag of war sa korte ni Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa laban sa aktor na si Vong Navarro, ngayong araw, nahatulan ng guilty for illegal detention and ransom ang kampo ni Lee at Cornejo. Sa naging hatol ng Regional Trial Court ng Taguig, Branch 153 ngayong araw, lumalabas na guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado. Unang-una sa illegal detention dahil lumalabas na umamin ang kampo nila Cornejo na ginamitan nila ng duct tape at tinalian noon si Navarro sa loob ng condo unit ni Cornejo. Kahit pa may katwiran sila sa mga pagdinig na dahil nga ni rape umano ni Navarro si Cornejo noon, matatandaan naman na kamakailan ay ibinasura rin ng korte ang kasong ito at wala rin sapat na ebidensya na isinumite ang kampo ni Cornejo para patunayan ang akusasyon. Bukod pa rito, ang mga sugat at pasa na natamo ni Navarro noong nangyari ang insidente noong January 2014 ay mas nagpalakas din sa kaso laban kila Cornejo. Pagdating naman sa ransom, ito nga ay dahil sinubukang mangikil ng pera ni Cedric Lee at kay Navarro noong insidente kapalit ng katahimikan at kalayaan nito. Lumabas sa desisyon na matibay ang mga ebidensya at mga testimonya para patunayang nagkaroon din ng sabuatan si Lee at Cornejo laban kay Navarro. Dahil naman dito, ang parusang ipinataw ng korte laban kina Cornejo, Lee at dalawang iba pa na nagngangalang Ferdinand Guerrero at Simeon Palmaras ay reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Tinatanggal rin nito ang karapatan ng kahit sino sa kanila na maghain ng bail o piyansa. Bukod pa rito, pinagbabayad din ng mga akusado ng kabuuang 300,000 pesos para sa civil indemnity, moral at exemplary damages kay Navarro. Kapag hindi sila agarang nakapagbayad, magkakaroon ito ng interest na 6% kada taon. Sa ngayon, agad na makukulong si Cornejo, pero si Lee na hindi dumalo sa pagbasa ng hatol ay ipinaaaresto na ng korte. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Navarro, pero para sa abogado ni Navarro na si Attorney Alma Malonga, masaya sila sa naging desisyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.